Good morning guys. Welcome po sa ating panibagong vlog. Jason Auto Garage po. Ngayong umaga guys, tuturo ko sa inyo kunting tips lang tungkol dito sa battery tester. Yan, Ansel brand. Battery tester guys. So ito guys, napaka-importanting bagay ito sa ating sasakyan. Kasi di ba guys, usually ang pinaka problema natin minsan, lalo na dun sa iba, so sa mga nababasa ko sa group at sa mga naging customer ko na nag-PPM sa akin na hindi umaandar yung sasakyan nila, so pinaka main problem natin dyan is yung battery. So para ito guys, konting tips lang para mamonitor natin agad ang ating battery, bili tayo ng battery tester para daily kung gusto natin siya i-test para makita natin kung good or for replacement na or mahina na yung healthy ng ating battery, itest natin. So ito guys, ititest natin to ha. So dito guys sa tester na to, makikita natin yung ating yung healthy ng ating battery, yung battery tawag dito alternator charging at saka yung cranking niya kung good pa. So ito guys, ititest natin. So yung kulay red, syempre po sa positive. Yung kulay black naman na connection ay dito sa negative. So ito guys, makikita nyo nakalagay. Yan nakalagay guys, battery test. So dahil nga po nasa labas tayo, medyo madilim. So battery test. Ilagay natin sa battery test, eh okay natin. Okay. Okay. So antayin na natin guys kung ano yung lalabas. So ang nakalagay po dito sa battery ko, ang healthy niya ay 35%, yung charging niya 57%. So ito guys, nakalagay po replacement na siya, replace. So ito kasi guys, mahina na to. So siguro tatagal lang ng mga next month to, ano na to eh. Next month to, ano na to, low bat na to. So pag ganito guys, 49% yung usually pababa, for replacement na niya medyo mahina na yan. So antabayanan nyo na yan pag ganyan yung healthy ng inyong battery. So dito naman tayo guys. Sa ano naman tayo? Ititest naman natin yung charging ng ng alternator. So pandarin natin yung makina. Tsaka natin ngayon itest. So guys, sa ano naman tayo? Alternator charging. So same din po yung procedure, yung kulay red nasa positive, yung kulay black nasa negative. Tapos ilalagay natin sa charging test. Tapos enter natin. Ayan, charging low. So medyo mahina mag-charge yung aking alternator. Mahina yung charging niya. So kailangan guys, patay yung makina bago natin ilagay dito sa cranking test. Tapos ganun pa rin, yung positive nakalagay pa rin sa positive, yung connection ng negative nakalagay pa rin sa negative. So habang patay yung makina, ilagay natin dito sa number 2, dito sa cranking test. I-okay lang natin, nakalagay start engine. Tapos paandarin natin yung makina, paandarin natin yung makina para kusa siyang mag loading. Ayan guys, nakaandaran yung makina ko, pinaandar ko na siya, ito yung lumabas. So nakalagay 18.96 volt, dapat yun, nasa ano eh, although dapat 10 pataas eh. So yung cranking test ko, charging low nakalagay. So siguro isa na rin sa dahilan to kasi mahina na yung battery ko, kaya ano siya, kaya naging cranking low siya. So ayun guys, ano lang to, mura lang to, para at least mamonitor nyo yung cranking nyo, yung alternator charging nyo, at saka yung battery, healthy ng battery nyo. So isa rin guys sa dahilan kung bakit tumitigas yung ating steering wheel, ang ating manibela, dahil humihina na yung ating battery. So dahil nga
dahil nga yung ating sasakyan ay EPS, electronic power steering na, pag mahina yung battery mo, tumitigas yung ating manibela. So ayun lang guys, konting tips lang. Maraming maraming salamat po, GSL Auto Garage. Good morning.